Isang maulan at mapagbala at makasaysayang hapon sa ating lahat, sa mga masugid naming tagapakinig at kasama dito sa hashtag kulturaserye, libreng webinar na handog sa atin ng Gateway Gallery at ng J. Amado Araneta Foundation. Kumusta po kayo? Kumusta ang pagbubukas ng klase? Ang ibang mga kasamahan natin, mga guro at mga mag-aaral, ay nagsimula na ng klase mula noong Agosto, yung iba kong mga kaibigan ay Setyembre. Pero para sa mga pampublikong paaralan, magsisimula po tayo sa darating na Oktubre 5. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ako po si JC Santos. Isa po akong instructor sa University of Santo Tomas at sa University of the Philippines. At maligaya po ako na makasama kong muli kayo sa ikatlong serye ng muli ang ating hashtag, hashtag kulturaserye, na libreng webinar na handog sa atin ng Gateway Gallery sa pamamuno ng ating pinakamasipag na museum curator, Sir Gary Apolonio, at ng J. Amado Araneta Foundation na pinangungunahan ni Executive Director Ms. Christine Diane Romero. Bago po tayo magsimula, ang napakinggan po natin kanina ay ang well-curated, well-edited na lupang hinirang na handog sa atin ng Sining Saysay. Isa po ito sa mga tampok at nangungunang curation ng mga sining sa Museo ng Gateway Gallery na sa pakikiisa po ng University of the Philippines. Maaari nyo pong ma-download ang Sining Saysay Lupang Hinirang video sa ating pinakabago at lumalago ng YouTube channel. I-type nyo lamang po sa YouTube ang Gateway Gallery. Maaari nyo po itong gamitin ng libre sa lahat po ng mga makasaysay nating gawain sa loob at labas ng ating mga paaralan, kolehiyo at universidad. Maaari nyo rin pong ma-download sa kanya-kanyang cellphone ang Gateway Gallery Pocket Museum, where history comes alive to augmented reality, kung saan po natin makikita ng gumagalaw ang makasaysayan at talagang kapanapanabik ng mga tagpo sa kasaysayan ng Pilipinas. Layon po ng Gateway Gallery Pocket Museum na mailapit sa bawat tahanang Pilipino ang yaman at kaibutura ng identidad, kasaysayan, kultura, panitikan at pag-aaral mismo ng pagiging bansa ng Pilipinas at ng nasyonalismong Filipino. Binabati po natin ang ating mga kasamahang guro at mga mag-aaral na nagsisi-comment po ngayong hapon ay nasa 233 na po tayo. Kaya tulungan niyo po kami na maabot pa natin ang ating mga kasamahan mula Batanes hanggang Hulo, dahil libreng-libre po nating inihahandog sa inyo ang mga pili at talaga namang magagamit natin mga aralin patungkol sa identidad at kasaysayan ng ating bansa. Naririto po si Ma'am Crystal Angela. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mags Bautista. Maaari niyo pong i-comment ang inyong eskwelahan, paaralan o universidad na kinabibilangan at kung saan po kayong bahagi ng bansa ngayon o kung nasa labas po kayo ng bansa, libreng-libre po kayong makinig sa ating talakayan ngayon na tiyak po na papanahon dahil ngayon po ay September 19, dalawang araw na lang, meron tayong aalalahaning bahagi ng kasaysayan. Binabati rin po natin si Ma'am Joselina Reñido Salem. Magandang hapon po sa inyo. Makasaysayang hapon po, Ma'am Mimi Mendoza Angeles. Magandang hapon po sa inyo. Kasama po natin si Ma'am Diane po, si Executive Director Diane Romero. Magandang hapon din po sa inyo. Si Sir Chao Tsua. Naririto po, nakikinig, napakarami natin. Hindi ko na po kayo mabati isa-isa. Nandito po si Ma'am Princess Habana, magandang hapon po sa buong pamunuan ng Novaliches High School at po ng National University Nazareth School. Ngayong hapon po, ito ang pangatlo sa serye ng kultura serye ng Gateway Gallery at iniisa-isa po natin kung ano bang mahalagang tampok ng kasaysayan at ang tiyak na makapagpapatibay ng usapin ng Pilipinas, particular ng usapin ng identidad at kasaysayan nating mga Pilipino. Noong una po, kung kayo po ay kasama naming tagapakinig, ang unang bahagi natin ay tungkol sa buhay ni Mabini at ng kanyang ideya ng revolusyon na pinangunahan ni Sir John Ray Ramos. Noong pangalawang installment po natin ng Kultura Serye, napakinggan naman natin si Sir Chao Tsua. Handog naman niya po sa atin ang usapin ng myth-busting sa kasaysayan at kung bakit hindi lamang tungkol sa myth-busting ang kasaysayan, dahil meron po itong lakip na mga aral na tiyak na magagamit natin sa araw-araw na pamumuhay. At ngayon nga po,
Nagsasama-sama tayo ngayong araw ng Sabado hanggang 3 to 3:30 ng hapong ito, September 19, dalawang araw, bago natin muling alalahanin, sariwain ang karimari-marim, quote-unquote, ng batas militar na nangyari ng panahon ng diktaturyang Marcos. Ayoko pong pangunahan, no, ang magiging daloy ng talakayan natin ngayon, pero ito po ay pinamagatang history and revisionism, the basic of history and the challenge of revisionism, na talaga namang talamak, hindi natutulog, no, ang mga kasamahan natin sa usapin ng kasaysayan, at hindi rin tayo nagpapahinga kahit na mayroong pandemya, dahil naniniwala tayo na ang pag-aaral ng kasaysayan at ang usapin ng tama, ng kamalian, ng accuracy ng mga datos ng kasaysayan ay dapat na hindi natitigil ng anumang pandemya, anumang dilubyo na mararanasan natin. Pero syempre po, muli ang paalala sa atin ng Gateway Gallery at J. Amado Arnata Foundation. Mag-ingat po tayo sa kanya-kanyang tahanan. I-practice po natin ang 1-meter social distancing. Ugaliin po natin maghugas ng kamay habang umaawit ng maligayang bati o Twinkle Twinkle Little Star, o kung ano po ang mga paborito ninyong awitin. Ngayong hapon, hindi ko na po patatagalin pa ang introduction na ito. Makakasama po natin muli si Sir John Ray Ramos mula sa Ateneo de Manila University. Siya po ang tatalakay tungkol sa usapin ng kasaysayan at ng pagbabago-bago, o kung paano ba ito inuutilisa ng mabuti o ng masama ng lipunang Filipino. Sa mga po nagtatanong, magbibigay po tayo ng libreng sertipiko sa lahat ng mga dadalo ngayong araw. Ang pagtatapos po ng seminar na ito ay bibigyan po namin kayo ng mga pabatid kung paano ninyo matatanggap ang inyong mga sertipiko. Kaya inaasahan po namin ang inyong aktibong pakikilahok sa hapon na ito. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong ipakilala sa inyo ang ating talaga na ma-excited na tayo na muli siyang marinig. Si Sir John Ray Ramos po ay isa sa mga mahuhusay na guro ng Ateneo de Manila University. Siya po ay nagtuturo ng kasaysayan at siya po ay kaakibat din ng Institute of Formation and Religious Studies sa lungsod ng Quezon. Nagtapos po siya ng BA History sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan po siya nag-aaral din ng Master sa Public Administration. Siya po ay isa sa mga founder ng proyekto, maaari niyo po itong sundan dahil sila po ay naglalangkap at naghahatid sa lipunang Filipino ng iba't ibang gawain at kilusan na may kinalaman sa public history at heritage awareness na talagang kailangan natin particular ngayon sa usapin ng kultura at panitikan, kasaysayan at ng lipunan. Si Sir Ramos din po ay isa sa mga author ng aklat na Bayani Biography sa Sir Rizal, at siya po ay isa din sa mga katuwang na may akda ng Bayani Biographies Andres Bonifacio na parehong inilimbag sa atin ng Kahel Press. Ngayon po, siya ay nagtatrabaho, katuwang po siya ng Martial Law Chronicles Project, pati po ng Activista at ng Dakila, na ang layunin naman ay magsanay ng mga guro, instruktor sa pagtuturo sa mga kabataan nating lider-estudyante na may kinalaman sa kasaysayan, sa kalayaan, karapatang pantao, demokrasya, at kung paano ba natin ipinaglalaban at paano ba natin yayakapin ang usapin ng kasaysayan, partikular sa kasaysayan at kalayaan, soberanya at pagiging nasyon-estado ng Pilipinas. Muli, alam ko po na kikinig kayo sa akin ngayon at talagang excited na kayo na marinig siya. Kasama po natin ang 290 na tagapakinig ngayong hapon. Inaanyayahan ko po kayo, samahan natin bigyan ng palakpak sa kanya-kanyang bahay ang ating tagapagsalita ngayong hapon na ito, si Sir John Ray Ramos. Sir John Ray, magandang hapon po sa inyo. Isang makasaysayang hapon sa inyo at sa kumaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan. So, ano, simulan na ba natin? Sige po, sir. Nabik na ang ating mga tagapakinig ngayong hapon. Okay, so binabati ko ang lahat ng mga nanonood ngayon sa mga guro, sa mga kapwa guro ng kasaysayan, mga kapwa guro ng araling panlipunan, at mga guro in general, lalong-lalo na kayo. Dahil malaki yung role natin bilang mga guro, bilang taga, kumbaga taga-shape, taga-hugis ng isipan ng mga bata. At isa sa pinaka-effective o isa sa pinakamahalagang asignatura sa pagbubuo, sa paghuhulma ng pagiging makatao ng mga bata ay mga aral mula sa ating nakaraan at kung paano nga ba
ituro yung kasaysayan. Sa araw na ito, hindi ako magbibigay ng facts, hindi ako magbibigay ng mga narrative na kumbaga common na or nababasa natin online. Ang paksa ko ngayon ay tungkol sa konsepto. Yan, konsepto ng kasaysayan, una. At pangalawa ay yung paano tayo mag-isip or kung ano ba ang kaisipan natin sa ating pagtingin sa nakaraan. At ito yung mahalagang talakay natin ngayon dahil isa sa mga buzzwords ngayon or yung mga usong termino, mga terms ay yung tinatawag na historical revisionism. Pero pag tayo tungo sa kung ang historical revisionism, ay syempre kailangan nating intindihin kung ano ang history, ano ang kasaysayan. Kumbaga, hindi bago ang lekturang ito na what is history. Na-deliver ko na po ito sa Gateway Gallery last year nung in, kumbaga, bilang tulungan yung pamilya yung ni Professor Xiao Chua. Kumbaga, ito, yung lektura na balik kasaysayan ay, kumbaga, yun yung standard lecture ko. Ito yung first lecture ko sa mga estudyante ko sa kasaysayan. At ngayon ay medyo binago ko siya para magbigay ng lalim sa konsepto naman ng revisionismo. Dahil alam natin, sa darating na Lunes ay merong isang, kumbaga, anibersaryo sa ating kasaysayan na kumbaga ay sabihin natin ay controversial. Isa sa pinaka-controversial na napaksa sa ating very recent or contemporary history na very sensitive, very divisive, very kumbaga emotionally heavy sa mga marami sa atin. So, simulan natin. Ano nga ba ang mapapala natin kung titignan natin ang nakaraan? So, isa ito sa mga murals sa na makikita nyo sa Gateway Gallery na kumbaga, this is a painting that depicts some icons, some events, or even symbolism tungkol sa kasaysayan ng martial law or ng batas militar. Dahil sa darating na Lunes ay anibersaryo ng, kumbaga, ng pagpirma at eventually implementation proper ng martial law with capital M at L ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. So, this picture, masasabi ba natin na accurate? Ano nga ba ang historical accuracy? Siyempre, this is a painting na artistic license, na merong artistic license, open to interpretation, etc. So, napakaraming icons at hindi kayang i-depict ang lahat na nangyari sa martial law sa loob ng isang canvas. What more sa isang libro? Ayan. So, yun yung nature ng history. Kasi ang madalas ay pinagpapalit natin ang kasaysayan sa nakaraan. So, ano nga ba ang kasaysayan? Alam natin ang kasaysayan bilang ang pag-aaral tungkol sa nakaraan at sa mga pangyayari hinggil sa mga tao. Ayan. So, ito daw ay isang series ng mga events o mga pangyayari na konektado sa isa't isa at madalas ay inaaral natin in a chronological na paraan. So, ang usual na misconception natin sa history ay isa ito sa pinakakasumpasumpang subject sa elementary at high school kasi madalas ay magkukwento lang ang teacher. Kumbaga, after lunch pa yan at marami ang inaantok sa history class. At usually, we are tested through memorization. The memorization of who, what, when, and where. Mga pangalan, mga mga petsa, at mga lugar na kung saan nangyari, kailan nangyari ang mga bagay. Pero history is more than that. Sabi ko nga lagi na ang mas mahalagang tanong sa history ay hindi lang yung who, what, when, where, kundi how, why, at so what. Okay. Why? Bakit nangyari ito? How? Paano tayo nagkaganito? At so what? E ano ngayon? Ano ang saysay ng kasaysayan? So, alam natin na ito ay pag-aaral sa nakaraan at yung salitang history ay mula sa konsepto ng mga Griego na ang ibig sabihin ay isang investigasyon, inquiry. So, hindi ito tungkol sa memorization, kundi isang investigation.
isang pag-iimbestiga. Ayan, scene of the crimes. Ayan. Kumbaga yun yung usual na sinasabi natin. Ano nga ba yung iniimbestigahan natin? So, pag sinabi natin history kasi, napagpapalit natin ang tinutukoy natin na maaaring dalawang bagay. History bilang ang nakaraan versus ang history na isang salaysay. Magkaiba yan dalawang bagay na yan. Na pag sinabi natin na ang nakaraan, ito yung talagang nangyari. Okay. Ang talagang nangyari in all its entirety. Ibig sabihin lahat ng nangyari sa nakaraan. Nakita mo man o hindi. Lahat ng nangyari, kumbaga general, everything. Kumbaga, nung ginawa ko to, kasama na siya sa nakaraan. Ayan. Iba ito sa history bilang isang naratibo o isang salaysay na kung saan ito na yung merong interpretasyon sa mga nangyari sa nakaraan. So, ang nakaraan, ang talagang nangyari versus isang naratibo na ibig sabihin ay kwento ng nangyari. So, magkaiba ang dalawang bagay na ito. Unahin natin yung una. Na pag sinabi natin ang nakaraan, tandaan natin na ito ay isang proseso ng mga pangyayari. Na ang mga pangyayari ay nagaganap na parang isang, sabihin natin isang telenovela, na hindi ka makakarating sa episode 100 kung hindi ka dadaan sa episode mo hanggang 99. So, yun yung, kumbaga, proseso kung paano nag-a-unfold ang mga events. Paano ito nag-a-unfold? May mga cause and effect. Paano nagaganap yung mga cause and effect na ito? Sabihin natin na meron tatlong elemento ang nakaraan. Ang tao, ang konteksto, at ang panahon. So, ang tao, ang pinakamahalagang elemento, sabihin natin ng nakaraan o ng kasaysayan, sapagkat ang tao ang gumagawa o tayo ang gumagawa ng mga pangyayari. Paano natin ito ginagawa? Sa ating mga aksyon, sa ating mga desisyon, sa ating mga salita, etc. So, we basically make history. Yun yung talagang nangyayari. So, walang history kung walang tao, except kung geologic history ang pag-uusapan natin. Dahil gumagawa tayo ng mga pangyayari base sa ating mga aksyon. At ginagawa natin yung mga aksyon na ito sa ating konteksto o yung ating kapaligiran na hindi lamang yung physical na kapaligiran na Pilipinas na archipelago at tropical, kundi kasama dito yung ating kultura, yung ating lipunan, yung ating wika, at maging yung pangkalawakan pang konteksto ng Southeast Asia or ng modern na 21st century. So, yung konteksto ay yung kinalalagyan natin. At isa ito sa pinakamahalagang elemento kung paano natin iintindihin ang nakaraan. So, kailangan natin intindihin ang tao at kailangan natin intindihin ang konteksto. At yung pangatlong elemento ay time. So, very complicated ang konsepto ng time kasi we are dealing with mga may pagka-physics itong element na ito. Pero sabihin natin na ang experience natin bilang tao ng time ay linear. Ibig sabihin, pag sinabi natin linear, sa isang direction lang tumatakbo ang panahon. Mula nakaraan hanggang sa kasalukuyan. At yung kasalukuyan ay patungo sa hinaharap. Hindi na pwedeng balikan. Ang nangyari ay nangyari na. Kumbaga, kung tapos na, tapos na. Ayan. So, ang history nga ay isang subject na maraming hugot. Kumbaga. So, ang sabihin natin, yung question, does history repeat itself? Kung pagbabatayan natin yung tatlong elementong ito, masasabi natin na hindi. Does history doesn't repeat itself? Why? Kasi people and context change. Yes, nagbabago ang mga tao at nagbabago rin ang ating konteksto sa pagdaloy ng panahon. Ayan. So, bakit sinasabi that history repeats itself? So, actually, it's not history that repeats itself. Kung meron mang pagkakamali sa isang lipunan, sabihin natin, may isang problema na dinulot sa lipunan, saan dapat natin ito tignan? Ayan. So, ang usual na sinasabi ay, it is not history that repeats itself, but it is people who repeat, sabihin natin, the mistakes
of the past. Ayan. So history doesn't repeat itself, but rather people repeat the mistakes that happened in the past. Ayan. At ang sinasabi nga, ng common maxim or yung ating kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At ayun, kumbaga, mistakes constantly happen. Mga digmaan, mga pagpatay, mga diktadura, etc. At sa ating pagtingin sa nakaraan, usually hindi natin nakikita yung connection sa pagitan ng mga tao, sa pagitan ng konteksto, at maging sa pagitan ng iba't ibang mga events. Kumbaga, susunod. Kaya dito papasok yung konsepto natin na there is one past but many narratives. Ayan. So, yung kaibigan ko, shout out sa journalist na si Phil Elefante, he offered a very interesting insight on this. Imagine daw ang isang nasusunog na bahay. Isa itong, kumbaga, past. Ang nangyayari ay nasusunog yung bahay. Ngayon, iba ang naratibo, iba yung kwento ng taong nasa loob ng nasusunog na bahay, iba ang kwento ng taong nasa labas ng bahay, iba ang kwento ng bumbero, iba ang kwento ng tambay na nasa kanto. At iba rin yung kwento ng taga-media na darating after mapatay yung sunog. So, ibig sabihin, maraming perspectives, maraming narratives. At nagkakaiba-iba ang mga ito sa maraming mga bagay. So, okay. So, masasabi natin na ang nakaraan ay isang malawak na dagat na kumbaga that once happened. Sabi ng isang Polish na philosopher na ang pagtingin natin sa nakaraan ay depende sa ating kasalukuyan o yung kasalukuyan ang nagtatakda kung paano natin tignan ang nakaraan. So, kung ano nga ba yung sitwasyon natin, ito yung nagtatakda or malaking factor ito kung bakit natin ito, bakit tayo naghahanap ng meaning sa nakaraan. So, sabi ng isa sa mga pioneers ng critical na pagtingin sa kasaysayan na si E.H. Carr, isang Briton, na ang kasaysayan ay isang patuloy na proseso ng interaction sa pagitan ng isang historiador o ng isang taong tumitingin sa nakaraan at yung kanyang mga tinatawag na facts. It is an ending dialogue between the present and the past. Kumbaga, yan yung isang sinabi on what is history. Ayan. So, tingnan natin yung kung gaano nga ba, how much does a narrative cover the past? Ayan. Kunwari, ay ito ang nangyari. The past. Ayan. So, sabihin natin na lahat na nangyari, ayan, pero hindi lahat na nangyari ay maoobserbahan natin o makikita natin. Hindi lahat ng nangyari o hindi lahat ng naobserbahan ay maaalala. Ayan, naaalala nyo ba kung ilang beses kayo pumunta sa CR nung Thursday, 3 weeks ago? Hindi, syempre. Ayan, at hindi lahat nang naobserbahan at naalala ay marerecord. At hindi lahat ng na-record ay magsasurvive. At hindi lahat ng record ay magagamit mo bilang isang nagre-research. Dahil maaaring ibang paksa ang tinutukoy nito, iba ang nakikita nito, o kaya ay hindi mo talaga ma-access dahil nakatago ito sa care ng isang pamilya. So, ang bubuin mo na naratibo ay actually tuldok lang sa nakaraan. Ayan. Pero, kung napakaliit lang ng account, nung kinocover ng isang kwento, isang salaysay, ng account sa nakaraan, huwag natin itong iismulin. Bakit? Sapagkat, ang tuldok na yan ay kaya tayong bigyan ng isang pag-intindi sa nakaraan. So kumbaga, ang tingin natin sa nakaraan ay nakadepende doon sa tuldok na yon. Tama man ito o mali. Kumbaga, tama man lahat ng detalye nito o mali, etc. So, kaya yung maliit na tuldok na yan na nakaraan,
this basically affects our understanding of the past. Kaya wag nating iismulin ang salaysay. So, ano nga ba ang punto ng history kung ganito? So, ibig sabihin ba nito ay walang sense talaga ang mga kwento sa kasaysayan? Sabi nga nung isang nag-tweet na isang academician daw na napaka-relative daw ng kasaysayan na kumbaga ay ito daw ay isang construct lang na ginawa ng mga historiador, ng mga tao, etc. May, so, ibig sabihin ay dinidisregard yung value ng kasaysayan bilang isang disiplina. So, ibig sabihin, lahat ng alam natin sa nakaraan ay gawa-gawa lang ba? Hindi. Kasi, meron pa rin tayong tinatawag na facts. At itong mga facts na ito ay nanggagaling sa mga dokumento. Ayan. At ito ang pundasyon ng tinatawag natin ng mga narratives o mga historical account. So, ang isang kwento, ang isang salaysay, ay syempre binubuo ng tinitignan nating ebidensya. That's one. Pangalawa, ay yung isang pagpapaliwanag ng konteksto, kumbaga. At pangatlo, ay yung tinatawag natin na hindsight. Tandaan natin na ang mga pangyayari ay ginagawa, ay nabubuo dahil sa atin na sa ating mga desisyon at sa ating mga aksyon. So, ang ating desisyon, halimbawa, kayo, okay, meron kayong pinili na person na na maging special. Okay. Hindi kayo sure kung magiging kayo talaga or kung lolokohin niya. Ayan. So, pag nag-decide ka na sagutin siya, ayan, hindi mo alam kung lolokohin siya kasi we cannot really know the future, kumbaga. So, ang advantage ng history ay yung tinatawag natin na hindsight. Kasi yung nangyari sa nakaraan, yung mga desisyon na ginawa ng mga tao noong panahon na ito, okay, hindi nila alam yung outcome. Pero tayo na nasa present, yung nasa future nila, maoobserbahan natin yung epekto, okay, yung epekto ng kanilang mga action. Kumbaga. So, kumbaga, looking back, ayan, hindi mo na maibabalik, pero ang magagawa na lang natin ay matuto sa nakaraan. So, ito yung advantage ng mga accounts kasi meron tayong mga ebidensya, kailangan maayos yung pag-intindi natin sa ebidensya, yung pagtisuri natin sa ebidensya. Susunod rin ay yung pagpapaliwanag sa konteksto at yung pangatlo ay yung hindsight na tinatawag na alam natin, maoobserba natin yung epekto ng mga aksyon. So, masasabi natin na ang kasaysayan ay, kumbaga, gawa ng mga tao, okay? This is just a, kumbaga, patikim, na ang kasaysayan rin ay merong dimension ng politika o kapangyarihan. Sapagkat merong magkaiba rin ng kwento sa pagitan ng mga majority ng nakararami versus yung mga nasa laylayan o yung mga minorities. Iba rin ang salaysay ng iba't ibang mga grupo ng tao. Ayan. At ang mga salaysay ay may kapangyarihan sapagkat kaya nitong epektuhan ng ating mga desisyon at aksyon sa kasalukuyan na basically ay babago sa ating hinaharap. At ang proseso, kumbaga, ng kasaysayan ay proseso ng pangyayari, ng pag-unfold ng mga pangyayari at isang proseso na paggawa ng akmang mga salaysay. At syempre, ang history ay hindi nakataga sa bato, kundi patuloy na nagbabago, patuloy na ina-update, etc. So, ano nga ba ang punto ng pagtuturo at ng asignatura ng kasaysayan? Kasi kung ang past nga ay ganito kalawak, ayan, ang pag-intindi lang natin, yung alam lang natin ay mga tuldok. Ayan. So, ang punto actually ng disiplina ng kasaysayan, lalong-lalo na kung ituturo sa mga bata na hindi naman magiging historian sa hinaharap, ay ang pagtuturo o pagtitrain ng tinatawag nating kaisipang critical or critical thinking, kumbaga. So, maraming salamat. Shout out sa Puntani Studio sa paggawa ng graphics na ito. So, ano nga ba ang punto ng critical thinking? Ang critical thinking ay isang skill ng, kumbaga, hindi tayo basta-bastang maniniwala. Ito ay tamang, kumbaga, ang pag-iisip ng nasa katwiran. Kung tama ba ang mga detalye na aking natatanggap,
totoo ba yung mga kwento? Ano ang gustong iparating sa akin ng mga kwentong ito? At ano, at marami pang ibang mga related na mga tanong. Kumbaga, so related rin ito sa ating mga nakikita online. Mga ba itong mga to? Ayan. So usually, pag tinitignan natin ang history ng martial law, pupunta lang tayo sa YouTube. Ayan. At makikita natin, for example, yung mga videos na yan, etc. So actually, meron, magsasabi ako, pangunahin muna sa mga tinatawag nating red flag sa mga online content, syempre. So wala ang yung mga tinatawag namin na mga clickbait na mga pagtitle sa nakaraan. So sabihin natin na mag-ingat tayo sa mga caption o sa mga claims na tinatawag ang tunay na kasaysayan na. Kumbaga, real true history of real na nga true pa, facts that historians don't want you to know, etc. Eh hindi nga namin alam lahat. Ayan, paano pa kami magtatago ng facts? Kumbaga, syempre, gusto nga namin i-share ang aming mga nalalaman. At meron pa mga hidden truth about, mga hidden facts. At syempre, yung mga all caps na truth, virtual, at etc. So actually, pag sinasabi ng isang source na ako ang totoo, ayan, medyo actually dapat red flag na yon sa lahat kung meron tayong proper na historical or critical na pag-iisip. At syempre, yung tinatawag rin ng mga alternative views. Alternative views were valid once upon a time kasi it offers an alternative view sa mga official na mga narratives at mga sabihin natin na doon sa mga sponsored, mga state-sponsored na mga naratibo. Ang mga alternative views ay mga sabihin natin mga naratibo mula sa laylayan, mula sa mga grupong na disenfranchised ng isang pangyayari o ng isang entity sa ating lipunan. Pero minsan, sa, lalo na sa panahon ngayon ng social media at fake news, may mga nagkiklaim ng alternative view pero yung pala ay hidden na na revisionism. Sabi nga, or kung gagamitin natin yung English na maxim, ay mga lobo na nasa pananamit ng tupa. Ayan. Wolves in sheep's clothing. Ayan. So, actually, ito yung isa sa mga early warning signs ng, kumbaga, baka medyo delikado itong source nito. Ayan. So, dumako tayo sa ilang dimension ng historical thinking. Mula sa movement na historical thinking, nagbigay sila ng ilang mga elements kung ano nga ba or dimensions ng historical thinking. At ito yung magiging basehan natin or framework natin sa talakayan natin ngayong araw. Dahil nagbigay sila ng anim, pero actually maraming pwedeng dimension. May ibang mga grupo na nagbibigay ng ibang mga dimension. Ano nga ba ang ibig sabihin ng historical thinking? Isa itong mahalagang skill na related or kumbaga part ng critical thinking na isang kaisipang pangkasaysayan. Ang basic na paliwanag sa kaisipang pangkasaysayan, ang mga bagay, ang sitwasyon ng mga bagay ay may pinanggalingan. At ang pinanggalingan na ito ay mga pangyayari sa nakaraan. So, ano nga ba itong mga dimension ng historical thinking na tinatawag? Nandiyan ang significance, evidence, continuity and change, causes and consequences, historical perspectives, at maging yung moral na dimension o ethical na dimension ng pagtingin sa nakaraan. So, isa-isahin natin. Una, syempre, sabi nga ng aking kaibigan, nasa Professor Xiao Chua, okay, pag nakakita ka ng isang online source, ayan, ang lagi nating itatanong sa tono, kantahin sa tono ng right mid, ayan, ay may ebidensya ba ito? Ayan, may ebidensya ba ito? Yun. So, alam natin that yung mga evidence ay maliliit na mga fragments lang sa nakaraan. Ayan. At walang isang source, ibig sabihin, ay walang isang source na kayang ipaliwanag ang entirety o yung kabuuan ng nakaraan. There is no such source. Ayan. Na kayang ipaliwanag ang kabuuan. So, dito papasok yung tinatawag natin ng mga primary at mga secondary sources. Na pagsabi natin primary, ay ito yung mga first-hand na mga evidence. Ayan, mula sa mga direct witness at participants of the event being studied or maging ginawa nung nangyayari to. So, halimbawa, mga news reports, mga diaries, ayan, newspaper articles, etc. So, kumbaga,
halos kasabay ng pangyayari yung dokumentong nagawa. Ayan. Kasama rin dito yung mga tinatawag natin ng mga tangible na mga ebidensya kasama ng mga artifacts, mga larawan, mga video footage at maging mga likhang sining at literatura. Doong literature kasama na yan sa documentary evidence. Ibang-iba ito sa secondary sources. Na ang secondary sources ay kumbaga kinuha na yung mga primary source, ginawa na ng analysis at kumbaga ipinaliwanag na rin yung konteksto at nagbigay na rin ng analysis ng hindsight. So ito yung material. Ang mga anumang material na tumutukoy sa nakaraan pero hindi kapanahon na ginawa ay maituturing natin na secondary source. Ayan. So, ang tanong, kung mag-aaral tayo ng history, ano ang mas dapat nating gamitin? Meron ba? Okay. Meron ba na mas dapat piliin, primary or secondary? Actually, trick question yun. Dahil kailangan pareho na natin gamitin. One, bakit? Dahil ang primary source ay hindi kayang paliwanag ang kanyang sarili. Sabi nga ng late na historian na si Father Schumacher, no evidence can explain itself. And it always needs a someone, okay, interpreter. It usually needs or it always needs an interpreter. Facts cannot speak for themselves. Ayan. And secondary sources offer a perspective by the historian about a particular event. So, sa pag-aaral ng nakaraan, okay, mahalaga ang bawat sources na yan. Okay. Pero syempre, ano nga ba ang level ng pagkakatiwalaan natin yung mga primary source? Ayun. So, usually, kailangan rin natin bantayan yung quality at yung pinanggalingan at maging yung accountability ng mga sources. Ano ang mas paniniwalaan natin? 10 aklat or 100 na blog posts at videos mula sa YouTube? Okay. Mas meron akong tiwala sa mga libro sapagkat meron silang accountability mechanism. Ibig sabihin, dumaan yung mga sinulat sa aklat sa mga editors, dumaan ito sa mga peer reviews, dumaan ito sa pagsusuri ng ibang mga akademya. Kung meron man silang na-print na mali, ayan, ay kailangan nilang mag-offer ng or magbigay ng correction. The same as sa phenomenon ng fake news. Mas paniniwalaan ko ba ang 100 na blogs and videos compared sa sabihin nating 10 articles ng mga traditional media or digital media na registered, etc. Mas paniniwalaan ko yung traditional sapagkat meron silang mechanisms ng accountability na hindi ino-offer ng mga bloggers at ng mga vloggers. Ayan. Okay. So, uri rin ng dokumento, syempre, paano nga ba natin ito titignan? Titignan natin kung totoo ba ito at syempre kung genuine ba ito or totoo yung sinasabi. Siyempre, papasok dyan yung kritikang panlabas or yung external criticism at yung internal criticism. So, sa external criticism, tutukuyin natin kung ang isang batis or isang source ay totoo o peke. So, usually sa external, dito papasok yung physical characteristics at iche-check natin yung authenticity. Siyempre. So, minsan gagamit tayo ng mga scientific na methods like kumbaga chemical dating at kumbaga yung chemical analysis ng papel, ng pintura, etc. So, pag medyo pumasa, sa external criticism, susunod natin yung internal criticism. Titingnan natin rin kung syempre genuine or fake ito. So, kung ang isang dokumento ay noong panahon ni Rizal, pero binanggit ang salitang internet, okay, may mali doon. Syempre, peke talaga yun. So, titignan rin natin yung internal criticism kung totoo o hindi ang sinasabi ng document na ito. Mas tinitignan rin natin yung content at ang analysis na dito ay yung wikang ginamit at yung konteksto na binabanggit. Ayan. So, magbigay tayo ng ilang mga halimbawa. So, sa pag-intindi, okay. So, upang isagot yung tanong, ano nga ba ang mas mahalagang source, primary or secondary? Si
Tosh ay may sinasabi about this. Historical research is not a matter of identifying the most authoritative source and then exploiting it, or kumbaga pipigain mo ang source na ito sa lahat ng kaya niyang ibigay sa'yo. Ayan. Sapagkat ang majority ng mga batis ay in some way inaccurate, incomplete, or tainted by prejudice and self-interest of the writer or the maker. Ayan. The procedure is rather to amass as many pieces of evidence as possible from a wide range of sources. Ayan, both primary and secondary. Basic. So, isang halimbawa ng kritikang panlabas at panloob, syempre, yung kumakalat na sa Facebook na rejection letter ni Einstein. Ayan. So, masasabi na mali ito sapagkat ito ay isang rejection letter mula sa isang university sa Switzerland, tapos yung rejection letter ay nakasulat sa English. Ayan. Tapos other verification, mali. For example, ang seal na ginamit, okay, wala daw na professor at this time. At the main text is yung pinaka-smoking gun. It is in English. Ayan. Eh, si Einstein ay isang, ang pangunahing language niya ay German. So, ibig sabihin ay fake ito. Another exercise of kritika na panloob ay yung kwento or yung tula na sa aking mga kabata na sa panahon ngayon ay masasabi natin na hindi sinulat ni Rizal sapagkat ito ay unang lumitaw, walang accounts yung family ni Rizal na sinulat daw niya ito. So, dito natin kinuha yung mga salita na ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Ano yung smoking gun? Yung salitang kalayaan. Sapagkat, kung sinulat niya ito noong 1869, okay, bakit niya sasabihin sa isang sulat niya sa kanyang Kuya Pasiano noong 1886, after 20 years, okay, after 20 years na, okay, nung tinatranslate niya ang William Tell ni Schiller sa kanyang mga pamangkin, okay, nakakalimot na daw siya minsan mag-Tagalog, pero first time daw niya, okay, or kulang daw siya sa mga salita na ang ibig sabihin ay, okay, yung katumbas na salita ng salitang Freiheit or Liberty. The Tagalog word kaligtasan cannot be used, sabi ni Rizal sa kanyang sulat. At nakita niya sa translation ng kanyang essay na Amor Patrio ni Marcelo H. Del Pilar ang salitang malaya or kalayaan. Sa book ni Florante, or sa book ni Balagtas na Florante at Laura, hindi niya nakita yung katumbas ng Freiheit. So, noong 1886, first time na encounter ni Rizal ang salitang kayaan. Pero, so ibig sabihin, paano niya magagamit ito noong 1869? Ayan. So, sa ngayon, accepted na, okay, it was vouched for na, most likely it was not Rizal who wrote sa aking mga kabata. Ayan. So, iwasan na natin siyang gamit sa linggo ng wika. Or, huwag na natin i-attribute si Rizal dyan. So, this is one kind of revisionism. Na kumbaga binago mo ang consensus, binago mo yung tanggap na kaalamang pangkasaysayan sa kasalukuyan dahil meron kang scholarly na pag-imbestiga at muling pagsusuri ng mga ebidensya. Ayan, ito yung isang tawag sa revisionism, yung proper na revisionism. Kumbaga. So, sunod na elemento or dimension yung causes and consequences na ang mga pangyayari sa nakaraan, okay, ay hindi mo lang ma-attribute sa isang aspeto or sa isang sanhi. Dahil ang mga sanhi ay usually sanga-sanga, malalim at malawak. So, kung meron tayong historical account at gagamit tayo ng interpretation at evidence, ayan, historical explanation, napakaraming pwede nating focus. Ayan. At dahil nga ang historian ay may limited na time, may limited na budget, may limited na oras para mag-publish or maging tayo na sumusulat ng mga historical na essays na medyo limited lang yung oras natin at yung word count. Minsan ay kung
kung ipapublish yan sa newspaper, 500 to 800 words. So, dito papasok yung usually na tinatawag natin na focus. So, ano nga ba yung focus or yung dimension na gusto nating i-focus? It could be political, economic, social, cultural, military, and specific. So, pag sinabi natin na political, ito yung mga salaysay ng mga personalidad, mga hari, mga presidente, mga batas, at mga coup d'etat, revolusyon, etc. Pag sinabi rin natin economic naman, ayan, yung mga ekonomiya, mga kalakalan, mga markets, boom and bust, mga recession, etc. At gumagamit ito ng ibang disiplina tulad ng statistics at math. Ayan. Math. Ayan. So, kasama rin dito ang social history focus na tumutukoy sa kasaysayan ng isang grupo ng mga tao at grupo ng grupo ng tao. Excuse me lang. Technicals. Okay. Kala ko nag offline. Sige. So, kasama dito yung kasaysayan ng grupo ng tao, grupo ng isang maging yung mga social issues, mga isyong panlipunan, mga problema, at maging mga advocacies at mga movements, kumbaga. So, ito yung social history. Pwede rin cultural history na kultura at lipunan, kultura ng isang grupo ng tao, sining, musika, at panitikan, at kumbaga, pwedeng gumamit ng literary criticism sa focus na ito ng kasaysayan. Sige. So, susunod ay yung tinatawag natin na military history. Sige. So, pag sabi natin military history, yun na yung analysis usually ng military leaders, mga ano yung epekto ng mga makabagong mga armas, mga strategiya, taktika. Ito'y sistematikong pag-analisa ng mga labanan, ng mga mas malawak na campaigns, at maging yung epekto nito sa politika. So, yung gumagamit ito ng mga military science na mga frameworks, at kumbaga, ito ay may applications sa strategic at military studies. So, ito actually ito yung unang focus na pinanggalingan ko nang magsimula yung career ko bilang isang historiador. So, ayun. Very interesting for me. So, and then, syempre, kasama rin dito yung scientific history, mga narratives ng or yung epekto ng mga innovations sa lipunan at maging yung development ng isang particular na teknolohiya. Ayan. So, ito yung mga tinatawag nating focus among others. But, syempre, hindi mo pwedeng i-isolate ang nakaraan, or actually the past, to just one kind of focus. Ang focus ay nandyan para tulungan ang historiador o ang mag-aaral ng kasaysayan upang makasulat ng isang salaysay na merong saysay. Ayan. So, ang focus ay ginagamit as part of a, kumbaga, bilang isang technique, okay, or bahagi ito ng pagpili or sa paggawa ng narrative. Yung magpo-focus ka lang sa isang focus. Pero hindi ibig sabihin nito na kung ano yung sinabi lang sa focus na yon ay yun lang ang pinanggalingan. Sapagkat, for example, ang mga pangyayaring militar ay merong implikasyon sa ekonomiya at politika ng isang bansa. Ayan. Ang digmaan ay meron ding epekto sa lipunan or sa social dimension, etc. Pero ang focus ay nandyan lang para makita mo yung connection. But kasama ito sa kabuuan ng nakaraan. Dahil yung politics, economics, society, culture, lahat yan ay sanga-sanga at sabay-sabay na nangyayari. Kumbaga multi-layered, multi-dimension na nangyayari sa nakaraan. Okay. So, ang desisyong political ay may epekto sa ekonomiya. Ang pangyayaring panglipunan ay may epekto sa sining ng isang lipunan. So, criss-cross.
mga yan. Ang focus ay nandiyan lang para tumulong sa nag-aaral at sa sumusulat ng history. So, papasok dito rin yung mga special topics tulad ng gender, women, LGBT, race, mga katutubo, etc. May technicals ba? Okay na. So, okay. Susunod na aspeto ay tinatawag natin na significance sapagkat hindi maihiwalay ang saysay sa salaysay. So, dito papasok yung ating term na kasaysayan. Ano nga bang ibig sabihin ng kasaysayan? According sa historian si Dr. Seyu Salazar, ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay tungkol sa isang grupo ng mga tao. Or in our case, salaysay na may saysay tungkol sa atin. So binubuo ito ng dalawang konsepto, ang salaysay at saysay, or pareho actually na saysay. The word saysay actually both means narrative and meaning. Ayan. So according kay Dr. Seyu Salazar, ang kasaysayan ay salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao. Ayan. So para kanino? Etc. Ayan. So pag sabing saysay, kabuluhan, kahulugan, pinaguhugutan, kahalagahan, etc. Pag sabing salaysay, kwento o narrative. Ayan. So, ang isang usual test namin dito to determine saysay, ayan, ay yung term na yan, sinetch itetch. Ayan. Kilala ba natin si Mustafa Kemal Pasha? Ayan. Si Reza Shah Pahlavi, si Ayatollah Ruhollah Khomeini, at si Henry Philip Petain. Okay. Yeah. Si Mustafa Kemal Pasha, ang founder ng modern day Turkey. Reza Shah Pahlavi, founder ng Pahlavi dynasty sa Iran. Ang kanyang dynasty ay pinalitan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. At si Henry Philip Petain ay isang controversial na personality sa France. War hero noong World War I at collaborator sa mga Germans noong World War II. Yan, yun yung mixed legacy. So, sa ating immediate na context, sa Philippine history, masasabi na ba natin na meron silang saysay? Okay, pwede kayo mag-recite actually sa comment section. Mag-recite lang kayo. Sige, so, or mag-comment lang kayo. Ayan. Actually, in the immediate sense, wala silang immediate na saysay sa atin. Okay, except, syempre, ito ba ay may saysay? Syempre, our boy Jose Rizal ay mahalaga ang saysay sa ating kasaysayan. Ninoy Aquino, may, kahit masabi nating trapo before martial law, syempre may saysay dahil naging symbolic ang kanyang kamatayan at naging icon for the restoration of democracy. Manny Pacquiao ay may saysay sa kasaysayan ng sports. Hanggang doon lang sasabihin ko. Si siya, kasaysayan ng showbiz. Sige. At sa kasaysayan ng internet, syempre, kasama ito. Ayan. So, ito yung mga may saysay, may salaysay. Okay? So, sa kasaysayan rin, hindi lamang mga dokumento ang pwede nating pag-aralan. Okay, syempre, kasama rin dito yung kultura ng bayan. Kasama yung mga epiko, yung mga mito ng ating nakaraan ay may gamit. Though, this will be contested later. Mga alamat, mga kaalamang bayan, mga awit at maging mga jokes ay merong ay pwedeng maging source sa kasaysayan. Sige. Okay. So, mga binukot, si Lamang, hindi ko na sasabihin yung joke ko dyan. Sige. So, yun yung sense ng saysay. So, bawat pangyayari, okay, in itself cannot interpret itself. Yung kaalaman natin, yung facts na nangyayari o yung nangyari sa nakaraan, okay, actually tayo yung naghahanap ng saysay. We are the ones who make sense out of this. At yung narrative o yung kasaysayan, yung salaysay na gagawin natin, actually, ay tayo yung nagtatakda rin ng saysay nito. At syempre, sa tatanggap, meron rin itong saysay. Ayan. So, more on this later. Ayan. Susunod ay continuity and change. Nagbabago ang lahat. Ayan. So, I would like to talk about here yung mahilig tayo sa cancel culture sa kasalukuyan. Syempre, though kahit na tinitingnan natin ang nakaraan sa lens natin
syempre ng present. Ayan. Sa ang punto nito ay hindi para i-cancel yung mga historical figures natin, basically. Sapagkat, though some might deserve cancellation, okay, we have to highlight, of course, some of their contributions, etc. So, ang nakaraan, according kay Peter Gale, isang Polish na historian, the past is a foreign country. Okay, tulad ng sinabi natin or nung natalakay natin kanina, ang konteksto at ang tao nagbabago. The same as yung pananaw natin sa nakaraan. Yung pananaw sa kababaihan, for example, the development of feminism was kumbaga, iba siya nung 19th century going to the present 2020. Ayan, yung mga pananaw ay nagbabago. So, ibig sabihin, the values of people change. Ayan. Do we apply our present values to the past? That is highly debatable. Ayan. So, kaya minsan nangyayari yung cancel culture. Pero, the problem with that is that, okay, it's an automatic discrediting. It's a, kumbaga, sapagkat sinabi mong canceled na yan, ay hindi mo na titignan kung bakit. This goes against critical thinking. Kasi it's what is happening is basically bandwagoning. Kumbaga, nakikiuso lang. Ayan. So, kung may ika-cancel tayong tao, kailangan alam natin kung bakit. And we have to weigh on yung mga accomplishments versus yung mga, kumbaga, mga pagkakamali on why it should be canceled. Ayan. And of course, different people, different narratives mean different for different groups of people. Pero ang punto lang dito is that ang pag-iisip ay nagbabago so as ang konteksto ay nagbabago. Iba ang konteksto ng 1970s sa kasalukuyan. So a direct comparison might be dangerous, kumbaga. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng maging parallel or baka magkasihaling tulad yung dalawang event. Ayan. So we have to distinguish between direct comparison versus looking at context for parallelisms. Ayan. Mga kahalintulad. So ang mas proper should be yung pagtingin sa mga tinatawag na parallelism. Sige. Medyo complex yun. Okay. Susunod na dimension ay yung tinatawag nating historical perspective. Dito papasok yung konteksto, wika at pananaw. At the best na example natin dito ay yung phrase na in 1521, Magellan discovered the Philippines. Question, okay. For online recitation, is the statement correct? Yan natin yung mga comments. Ayan. May nagko-comment? Wala. Sige. So, actually, what is problematic here is the word na discovered. Kasi when you use the word discovered, you are implying of a group of people na nawawala, very primitive, or baka hindi pwedeng ituring ng mga tao. So, isa ring halimbawa ay yung ginagamit na textbook dati, A Short History of the Far East, okay, sa History of Asia. Okay, problematic yung term na Far East. Bakit? Sino ba ang nasa Far East? Kung tayo ay nasa Asia, kung tayo ay nasa Southeast Asia, bakit tayo magiging far when we are just here? Diba? So, kaninong punto de vista ang Far East? E di mula sa mga nasa West. Ayan. Okay. So, sila yung kanilang perspective yan. And of course, it brings about their biases and yung mga, dahil kulang sa kaalaman, okay, it will taint their understanding of the past. At nung sinulat nila ang kasaysayan ng Philippines, ayan, kasaysayan ng Philippines, nilagay nila ito sa chapter na The Lesser Lands. Ayan. So kasama natin yung mga bansang yan. So, sabi nga nila that before the coming of the Spaniards, the Philippines were backward in civilization as compared with the most of the rest of the Far East. The Filipinos were still but partly removed from the primitive stages of culture. They had no elaborate
political organization according kay Latorette noong 1964. So, ibig sabihin ba nito na ang mga nuno natin ay mga ganito? Ayan. Hindi. Siyempre. So, mga, at siyempre may iba rin mga salaysay na for example, ito naman irreverent. Ayan. Medyo bastusang history. Spain hired Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor whose crew circled the globe for the first time. Though Magellan himself didn't make it as he was eaten by natives in the Philippines in 1572. Ayan. So, hindi natin kinain si Magellan. Ew. Ayan. So, in 1572, si Legazpi na actually yung nandoon. So, 1521 yun. Okay. So, ayan. Iba-iba yung mga pangyari kay Magellan. So, actually, this also include yung debate sa first mass na nag-release ang NHCP ng study. Okay, the newest study is available sa National Historical Commission, sa National Quincentennial Committee, kumbaga. So, pwede nyo i-check yun. Shout out kay Ian Alfonso na mula sa National Quincentennial Committee. Ayan. So, si Magellan, ayun, malalaman natin si Magellan ay he protect, he attack, but he got saksak dito sa Philippines. So, to change all this, syempre, we will use a proper wording. In 1521, Magellan arrived in the Philippines. Safe statement. Neutral. Ayan. Factual. Diba? So, wala kang prejudgment, wala kang prejudice dahil hindi mo ginamit yung salitang discovered. So, dito papasok nga yung kahalagahan ng wika. Dahil yung wika ay nagbibigay rin ng pananaw. Yung pag-select natin ng mga salita, this will affect understanding and meaning ng salaysay. Ayan. At best nga na pag-aralan ng ating kasaysayan gamit ang ating sariling wika. Dahil, syempre, pag ginamit natin itong narrative na ito, it doesn't discredit that our ancestors had their own civilization and culture. Ayan. Na nakikipag-trade tayo sa mga Chinese, sa mga Indians, etc. Na meron tayong mga paniniwala, meron tayong relihiyon at nakipaglaban tayo. We resisted colonization even though we failed by later on. Ayan. So hindi natin dinidiscredit 'yan. Okay, the important question. Ayan. So usually sinasabi ng mga tao, dapat ang sabihin ng mga historians ay mga objective na history. Ayan. So, ibig sabihin ba objective ay neutral? Okay? Hindi subjective? Okay, actually, objectivity is problematic in history. Sabi nga ni Father John Schumacher, okay, history is always written from a point of view. So, it cannot really be 100% objective. And that no document can interpret itself. Thus, requires a human interpreter, the historian. So therefore, ang interpretation ay nakabase pa rin nga sa tao, sa atin na bumabasa ng nakaraan. Okay, hindi lamang historian. So kasama at ibig sabihin ng interpretasyon na ito, ang ating mga biases, ang ating mga sa ating mga kinikilingan, ang ating mga values, etc. Okay. So from the selection of the topic itself. Pagpipili tayo ng topic na babasahin or isusulat sa history, it's already an exercise of subjectivity. Ayan, kasi, halimbawa, ang interest ko ay World War II. So, ang focus ko ay World War II. Ang interest ko ay Revolution period. Yung inclination mo itself is already an exercise of subjectivity. Ano pa? Pag tinanong mo daw ang limang historians sa tungkol sa isang paksa. Okay, ang usual na joke, ang magbibigay ang limang historians ng 10 pananaw. Ayan. So, minimum of 2 perspective for each historian. Okay, ganun kalawak ang interpretation sa nakaraan. Ayan. So, dito papasok yung concept natin ng bias. Ayan. Ang tendency na paniwalaan ng ibang mga ideya na mas superior at kumbaga, unfair natin na tinitreat yung kumokontra dito. So, ang tanong, ayan, usual na sinasabi ng mga, sa mga comment section, yung mga historian, mga bias yan. Bias yung mga yan. Okay, actually, okay, everybody is not biased, but biased. Yan. Ang bias ay yung tendency natin. Okay? Ang isang source, ang isang tao, ay biased on a certain aspect. Ayan. So,
hindi fully matatanggal ang bias. Ayan. Pero, ang mga historian, scholars, at maging tayo mga mag-aaral ng kasaysayan, ay pwedeng i-manage at i-minimize ang paglabas na ito sa ating mga interpretasyon. So, historical thinking, critical thinking, requires self-awareness sa pag-interpret ng nakaraan. So, it cannot be totally removed, but could be recognized, minimized, and fairly treated. Susunod. So, may gamit, actually, ang kasaysayan. Sige. So, ang usual na gamit natin, okay, dito rin papasok. Ang perspective ay may epekto sa kung paano natin gagamitin ang kasaysayan. Dahil yung iba na usual na gamit natin sa history ay one, para masaya or to entertain ourselves. Next is to inform, okay, trivia, edi, okay, nice to know. Educate, okay, may values. And syempre, minsan it also means discovering our identity or oneself. Kumbaga, it's a process of self-discovery bilang isang bayan, bilang bansang Pilipino. Okay. So kaya, okay, the creation of narratives can be used for a particular cause, but also abuse for other political causes. Ayan, doon tayo medyo mag-iingat. And let us address the elephant in the room. Ayan. So, part 2, historical revisionism. Ano nga ba ang historical revisionism? So, papasok dito. Wala. Okay. So, dito papasok yung last na dimension, one of the last dimensions ng critical thinking. Yung tinatawag na, natin na ethical dilemma. So, one use actually of history, according to scholar Marshall Moposa, one of the propensities of both history teachers and learners is to make moral judgments over the historical issues that they engage with. Indeed, history is a subject that invariably carries the burden of civic education and nation building. And this can be done through identifying right from wrong. Ayan. Though, of course, syempre, ito, papasok na naman yung mga deconstructionists, mga postmodernists. Ayan. So, eh, lahat naman ng right from wrong ay debatable. Ayan. So, how do we determine right and wrong? Okay? Okay. It's very subjective na topic. But of course, it asks the questions, ano nga ba yung pinanggagalingan natin? Okay, kung ang constitution, kung ang national values natin ay makatao, makabansa, makakalikasan, makadiyos, etc. And of course, we shall adhere to that bias, etc. So, mayroong pinanggagalingan pa rin kung anong tama at mali. Ayan. And I think history should incline towards that. Okay, in terms of civic education and nation building. But of course, the foundation should always be critical thinking. Ayan. So, familiar, okay, aside sa, ano, sa pag-aaral ng history, syempre, meron akong ibang mga hobbies. At isa dito yung video game na Plague, na paglalaro ng video games, usually mga strategy games. Okay, ang Plague Inc. ay medyo naging viral nung umpisa ng taon kasi ito yung isang strategy game na kung halimbawa ay isa kang virus na kumakalat ka sa buong mundo. Merong isang scenario dito na hindi virus yung ikakalat mo. Fake news. Okay. Fake news na iba't ibang klase. Pwedeng vaccine, peke ang mga vaccine or yung mga history ay, or pwede kang gumamit actually. May simulation sila ng pagkalat ng fake na history. So, doon sa simulation. And I found it very interesting na yung mga, may mga concepts dito na actually, ni-research nila yung pag-implement ng scenario. So, may mga strategies tulad ng i-discredit mo yung mga experts, i-discredit mo yung educational institutions, pondohan mo yung mga trolls, etc. So, it's a very, doon sa mga fellow gamers ko na nandyan at gusto nyo makita kung paano kumalat yung fake news, one video game to use for learning could be that scenario in Plague Inc. dun sa video game. Okay. So, okay, bago nyo ako pagbintangan ng paggamit ng or pag-violate ng Godwin's Law or ng Reductio ad Hitlerum. Ayan. So, hindi lang sa Pilipinas nagaganap yung isang uri ng revisionism, yung bad kind of revisionism. Sapagkat meron tayong tinatawag sa buong mundo
or sa ibang bansa, yung tinatawag na Holocaust denialism. Yan. So, sapagkat may mga tao na nagsasabi na yung violation, yung pagpatay sa more than 6 million na mga Hudyo noong World War II and the prior years, ay sinasabi na hindi daw ito totoo, despite the mounting evidence na nangyari. Ayan. But I would like to focus here on how narratives can be basically be used to create or destroy a nation. Okay. So, there is an alternative history. So, dictators like this guy actually have a historical narrative under his kumbaga bahagi ng kanyang arsenal yung history. Sapagkat sa kanyang Mein Kampf, sa kanyang usual na mga speeches, kanyang speeches sa radio, etc. Okay, he always push for this narrative na okay, naghihirap ang Germany sapagkat kasalanan ng mga Hudyo. Okay? Na ang mga Germans ay ang master race at ang mga Hudyo ang nagpabagsak sa bansang Germany. Ayan. So, this basically led, okay, the spread of a narrative of hate against a particular group of people. Yung tinatawag na pagsisi, yung scapegoatism, sinisi niya ang isang grupo ng mga tao. Okay, and it basically united most of the people. So, okay, in politics, having a common enemy basically also unites a nation. Okay, and working against that particular enemy brings about okay unity, and of course, eventually also suffering. Ayan. So he spread this narrative of hate na sinisi niya yung isang grupo ng tao tungkol sa mga problema ng mga ng bansa. Ayan. Gumagamit ako ng parallelism. Okay. Hindi direct comparison. Okay. So, kasalanan ng mga blank na mahirap ang bansang blank. Ayan. Na mahirap ang ating bansa. Ayan. So, spread of a narrative of hate basically led and created fear and fueled hate against that particular person. Basically, na-dehumanize yung mga taong naging kalaban ng Estado. Ayan. Kung tinuturo nila ng mga salot ng lipunan. Tinanggalan sila ng pagpapakatao, yung kanilang pagkatao, which led to people committing and accepting atrocities. Okay. Believing they were right. Nakasmile pa sila habang 1 kilometer away, million, libo-libo yung pinapatay every day. Ayan. So, that is the power of narrative, basically. A narrative can shift our values, lead us to accept certain unacceptable behavior or actions because there is a cause, there is a just cause, there is a particular motive to it. Ayan. So, ayun nga. Holocaust denial, according to Deborah Lipstadt, sabi niya, for the deniers to be right, who has to be wrong? Okay. So, that is one question of negationism. Okay. Ibig sabihin, kailangan maging mali ang ebidensya, kailangan maging mali ang mga biktima, maging mali ang mga witness, at maging ang mga umamin na mga nagkasala. Ayan. O mga napatunayang nagkasala. So, to disprove, okay, to or to engage in improper revisionism or means to use, okay, to make sure that the evidence is wrong, to make the victims wrong, that the witnesses and even those proven guilty are wrong. Ayan. So, dito papasok nga yung moral judgment. Dahil may ethical na desisyong nagaganap sa bawat pagtukoy mo ng saysay. Ayan. So, there is already a moral judgment that you did once na tinanggap mo ang isang naratibo. Ayan. Dahil meron ka ng winay na may mas mahalaga compared sa isang bagay. Ayan. So, ano nga ba ang historical revisionism? May dalawang klase. Ayan. Yung una, yung pinaliwanag ko kanina doon sa aking mga kabata, ay yung scholarly na re-examination ng existing narratives and facts. Okay, ibig sabihin ng scholarly re-examination sapagkat may mga bagong ebidensya na
natagpuan, so kailangan mong i-update ang history mo. It's basically regular updating of history. At ito yung lagi namin ginagawa ng mga historians. We update history with new perspectives, and if there is new evidence, we update. Okay, we use okay proper scholarly methods, yung historical method. Okay, yung pangalawang klase, ito yung mas controversial ngayon. Sapagkat, eventually, even the meanings of words change. Okay? Di ba nga, constant ang change. Ang pananaw ay nagbabago. Even the term revisionism changed. And it went to the second definition. Yung actual distortion ng historical records and facts. O yung tinatawag dati na negationism or denialism. Bakit? So, pwede rin naman na gumamit ng facts, pero pili lang at isasubject mo sa illegitimate at heavily biased na interpretation. At ang gamit nito usually ay political propaganda. Ayan. So, Ambet Ocampo, historian Ambet Ocampo mentioned in his Looking Back column in September 9, last September 9 na dapat nga daw ay hindi natin tawagin na revisionism yung ginagawa sa narrative sa Marcos dictatorship. Sapagkat revisionism means correcting what is wrong, erroneous, or false. The pro-Marcos narrative is continually foisted on us, especially in social media, is nothing but barefaced lies and half-truths. This is not historical revisionism. Ayan. So, though many would disagree, but of course, the common o yung diskurso sa kasalukuyan ay pinapakita na na may mga tao na naniniwala pa rin dito. So, okay, how do I explain to you this dynamics of revisionism na nagaganap tungkol sa salaysay hinggil sa diktadura ng mga Marcos, etc. So I will offer you or I will show you some of the observations, the cases of how this kind of revisionism has basically trumped. Bakit nabibigyan ng parang equal airtime yung mali sa mga historical and factual na mga salaysay? Ayan, parang equal airtime. So dito papasok yung challenges natin sa pag-intindi sa panahon ng batas militar. Ayan, you have to understand na may na relative rin yung periodization and yung mga salaysay. Ayan. So yung mga challenges na yan would include na highly political at sensitive yung subject for many. One, there are still misconceptions abound. Okay, basically like myths. Okay, next is the use, okay, of two extremes sa pagtingin sa nakaraan. One is generalized simplified narratives na binubuo ng two words like golden age or dark age. Ayan. So sinisimplify mo yung narrative to two statements. Ayan. Or yung other extreme is a compartmentalized cherry-pick view of the period na ina-isolate mo, for example, ang infrastructure sa human rights violation at corruption. Ayan. So sasabihin mo, natural lang naman na may corruption. Mga human rights violation, naganap siya pero mga sundalo naman gumawa niyan. Pero may mga nagawa, ang daming mga infrastructure na ginawa. Ayan. So ang highlight lang nila ay yung infrastructure. Ganyan. What else? Challenging siyang ituro. Why? Because one, aside from ang history ay nasa grade school na lang, hindi pa mature ang mga bata to understand deeper concepts of politics, of society, and yung maging mga concepts of democracy. Mga grade 6 pa lang yan. So dapat actually na spiral or ladderize yung pagtuturo ng history. Kaya dapat ibalik ang high school, ang pagtuturo ng history sa high school. So challenging to teach. At usually, ito ay matatagpuan sa dulo ng semester. Yan. Kaya ayun, mawawalan ng time. Lalong-lalo na ngayon na remote learning. So, nagka-cut ng mga modules ang mga professors at yung mga teachers. At madalas, ang nasa-sacrifice, if may class cancellation, ay yung mga last lesson. Kasi ito yung pinaka-recent, isa sa pinaka-recent events ng ating kasaysayan. At syempre, there is a failure to put connection to the present context. And of course, merong existing talaga na political propaganda efforts for political interest. Ayan. Kung nasasabihin kong sino, alam nyo na yan. Okay, so ano nga naman ang challenge ng denialism o negationism? So, basically, ito yung nangyayari sa aking observation.
of course, there is a play with the present biases and post-EDSA socio-political frustrations. Tanggalin natin, after EDSA People Power Revolution, marami pa rin problema ang bansa. Okay? May mga corruption pa rin. May mga human rights violations pa rin. Ayan. May kahirapan pa rin. May krimen pa rin. Okay? So, there is a play, we're getting played by in our frustration sa EDSA. So, of course, it's pointing blame to a particular group of people na dilaw daw. So, that's one strategy na rest would be manipulate the fact and twist interpretations. But also, the problems have to ang tinatawag na myths at yung tinatawag na obscurantism. Ang obscurantism ay hindi tahasang pagsisinil. Ang obscurantism ay tinatago mo yung totoo. Okay. So, ismaling ka pag tinatago mo yung totoo. Ito na yung obscurantism. Tinatago mo yung totoo. Ayan. So, next is onlineism ng mga Facebook sa mga websites, okay, paghahack ng mga pag-vandalize ng Wikipedia. Punta naman naga tayo sa Wikipedia to read a general info of things. And of course, online trolling na hopefully ay wala masyado sa ating comment section. Na okay, gumagamit rin itong communication strategies ng rhetoric, mga logical fallacies, so, creative multimedia of news, videos, tara. And of course, may nagaganap rin na nilelegitimize yung mga bata, yung mga kasinungalingan, at pag-invalid sa mga totoo, tinatawag natin na social gaslighting. Ano ba yung gaslighting na ito? Ayan. So, okay. Nagkaroon na ba kayo ng toxic na relationship sa buhay nyo? Ayan. Okay. Pag sa aking, okay. Ang gaslighting kasi is basically ay alam mo yung totoo pero minamanipulate ka na i-question mo yung sarili mo na yung alam mo ay hindi totoo. Ayan. So, yun yung tawag, ang tawag doon. Ayan. Na yung alam mong totoo, ginagawa nila ay pinapa-question sa'yo kung ano yung totoo. Okay. So, tapos, yung tama. Ayan. So, that is nangyayari. So, the foundations of truth ay basically, tulad ng sinabi nung ni Libstat kanina na the truth is basically under attack. APC. Okay. So, okay. Pupunta ako sa isa sa favorite text ko on military history. Okay. So, why study military history? This is available online. You can check. That sabi niya, history can go beyond entertaining, inspirational, descriptive, and informative. It can also be critical, educational, and prescriptive. Yan. The critical application of history is essential if we are to avoid the myths and legends or what we call the obsession of traditions. Ayan. So, pag sabing obsession of traditions, this is one of our problems in looking at our past. Kasi, pag tinuring mo ang isang salaysay na tradisyon, ano yung implications nito? Pag sabi mong tradisyon ng isang narrative, hindi mo ito kukwestiyonin. But history is open to questioning. Yan. So, ayun. So, we have to be critical of our narratives na huwag natin silang ituring ng mga tradisyon. Baka pala yung tinuturing natin na historical narrative ay mga myth or legend lang pala. At ano itong mga to? Ayan. So, history is therefore an interpretation of the past which a serious effort has been made to filter out myth and fable. According kay Gray. So, ang myth ayon sa kanya ay traditional na narrative na akala natin ay totoo. Yung pala ay medyo supernatural at imaginary pala yung image natin sa tao. Next is a fable. Story usually supernatural one, not based on fact. Like single-handed niyang pinigilan yung pagpananakop ng hapon sa bataan. Ayan. At legend, traditional story popularly regarded as historical but hindi pala totoo. Okay, legend like yung pinagbisikleta na okay, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. It's actually a legend na pinakalat for political purposes. Ayan. So, okay, narratives are loaded with ideas that can influence our behavior and thinking as a people and as a nation.
narratives can basically make or break a nation and its people. Yan. Ito yung punto kung bakit mahalaga na maging critical tayo. Because the narratives that we encounter, legitimize, and basically believe can make or break us as a people, as Filipinos. Filipinos, not Philippines. Yan. So ideas matter because ideas basically shape our beliefs and values, which affect our decisions, actions, and also our habits. Ayan. So basically, yung mga decision at action natin at maging yung mga habit natin. Okay, ang tangible dyan, boto natin. Yung kung kanino tayo magrarally, ayan. Sino yung tutulig sa in natin, sa lipunan, etc. Ayan. So ano yung i-call out natin na mga mali? It's basically shapes our society. Our hindi lamang kasaysayan ng binubuo natin dito sa pag-aaral ng history. Kundi bumubuo tayo ng isang bayan. Okay. At mahalaga ang mga ideya, mahalaga ang mga historical narratives, kaya kailangan maging critical tayo sapagkat may dala-dala itong ideya na pumapasok sa ating conscious at subconscious na pag-iisip na makakaapekto sa ating desisyon, action, at in the end, ating lipunan. Okay, yun ang kapangyarihan ng isang salaysay. Kaya pinagpuyatan ko tong presentation na ito. Kaya may mga historians na nag-i-speak out. We are, kumbaga, nilalabas namin ang ulo namin for this because we believe that that narratives really have power. Especially if it's propagated, believe, and legitimize, isang Republic Act basically will make someone a hero. It legitimizes a heroism of a particular person. Okay, it basically dictates one's or a society's values, decisions, and actions. Ayan. So, dito na nga papasok yung mga myths, dito papasok ano yung mga implication ng mga narratives na alam natin hinggil sa batas militar. At isa lamang itong paghihimay. So, one is myth and image of ama at ina ng bansa. So, the Marcoses fashioned themselves bilang ama at ina ng bansa during the Bagong Lipunan. Ayan. And it shows doon sa kanilang exercise of conjugal power, conjugal dictatorship, na sila ang nagbibigay ng ginhawa sa bayan sapagkat sila ang ama at ina ng bansa. Okay? Yung even social narratives na ituturing mo ang isang politiko, ang isang pinuno bilang ama ng bansa. The concept ng iaamahin mo, gagawin mong magulang ang isang pinuno. Ayan. Okay? Will make you believe na sila ay ama at ina. So therefore, ano yung traditional na ginagawa natin sa ating mga magulang? Sinusunod natin sila without question. But it should be the other way around, that our leader should be accountable to us. Ayan. So dapat nananagot sila sa mga ginagawa nila sa atin. At hindi yung sinusunod lang natin sila na parang, ayun, bulag, basically. What else? Ayan. So there is myth and image being propagated back then na until today still has its traces. Kumbaga. Okay, there is a myth that creates an image. Yan. So, myth creates image. Okay. And myths are carried by historical narratives. Okay. Negationist, denialist, okay. It creates image. Okay. So, for example, this yung mga paintings that were commissioned. Okay. So, si maganda sa katauhan ni Imelda. So, shout out pala kay Professor Shaw for these slides. Okay. Of course, myth and image would include sino si malakas, sino si maganda, at sino yung first Filipinos. Yan. So, kung sila yan, okay, they deserve to be considered as royalty, which is a myth that was propagated during that period. Diba? And it can be taken from an interpretation of the art, from the interpretation of official stances, of laws, and yung practices nila. Ayan. Gawin mo ba namang ATM yung Banco Central at yung Philippine National Bank, di ba? Okay. So, myths are about. Okay. Of course, there is also the myth of heroism.
Okay, na alam naman natin na peke ang mga medals at ayun, nilibing pa rin sa libingan ng mga bayani because of political consensus or as a political act. So, ang paglilibing, even akala natin, though the fact na nandoon siya sa libingan ng mga bayani, it basically legitimizes a claim to heroism. What more bigyan mo ng holiday, di ba? Ayan. So, there is a myth of heroism that is being perpetuated. Ayan. What else? Yun, sa yung Maharlika, ano, napatunayan na ano yan, that the Maharlika is fraudulent. Ayan. So, this is in 1948, sa study ng, sa rehashing of the study of the National Historical Commission. Of course, there is also myth propagated in infrastructure or architecture. The ang mga buildings kasi, it is a sense of accomplishment. It is a tangible expression na merong nagawa ang isang pinuno. Okay. So, it's basically power made physical. Yan yung dala-dala sa myth of architecture. For that, you can read Edifice Complex as a very interesting book. So, the selection, bukod sa uso ang tinatawag na brutalist architecture noon, at hindi, tinawag siyang brutalist kasi hindi dahil brutal si Marcos at that time, but it's basically a shape of a, imagine CCP that it is magnified by its sharp or even our Bataan nuclear power plant, it is used or is interpreted as having sharp edges at very massive yung structure. Okay? Imposes what is called an edifice complex. Its massiveness, the massiveness of an architecture is imposition. So kumbaga para siyang pyramid or para siyang isang malaking structure na parang monumento na nag-i-impose sa mga maliliit. So those who see this brutalist architecture will just be ano, kumbaga it's shock and awe value siya. So it carries with it, architecture carries with it a narrative of accomplishment, of greatness. Okay? Though, hindi nakikita kasi yung behind the scenes, which is basically yung overpriced na mga buildings at maging yung misspending of the budget. So, the main example here is the Bataan Nuclear Power Plant that was, kumbaga may magic sa building. Okay? So nanalo yung 500 million bid pero kulang yung details. So dapat sa modern day dapat canceled yung ano or disqualified yung bidder for that. So eventually nung ginagawa na siya lumobo yung budget to $1 billion. Okay, and the crony who brokered that deal, okay, got 50 million in commissions at nakipag-areglo sa korte para hindi makulong. So it never produced a single watt of power, opposed by the people of Bataan, has 2,000 plus structural defects, and walang ginawang storage for radioactive waste. Ayan. It's considered to be the largest white elephant in Philippine history. Ayan. So, okay, myth and architecture. Ito yung nakikita mo, pero ito yung hindi mo nakikita. Ayan. Diba? So, and also, there is the myth of the Golden Age. And how does some denialists or apologists do it? So there is a twisting, nitpicking, and distortion of facts up to a point of dehumanization. Okay, paano mo sinasabing dehumanization? Kasi yung mga human rights violations, yung mga victims of human rights violations, denialists would say that they got what happened to them kasi nanlaban sila, kasi pasaway sila during this period. Okay? So, you basically, the disregarding, the invalidation of the suffering of victims and survivors is basically a form of dehumanization. Ayan. So, you also deny the corruption and cronyism because it is not tangible or visible. And part nito is yung social gaslighting. Okay. Ikaw na nga yung inabuso, kasalanan mo pa. Ayan. That is the point of dehumanization.
yung mga nangyari sa mga biktima at sa mga survivors, they deserve what happened to them kasi nanlaban sila. Kasi mga rebelde sila. Kasi mga komunista sila. Ayan. So, it's basically dehumanization. Okay. That is how revisionists tackle this issue. Okay. They highlight the accomplishments, the physical, tangible accomplishments, but disregard and invalidate the human aspect of history. And tandaan natin, ang pinakamahalagang elemento sa kasaysayan ay tao. Okay. For them, only one person matters. And that is kung sino yung nagbigay ng ginhawa noon. Okay. And it's basically, for me, an attack on society and our values as a people. Makatao, makabansa, makadiyos, makakalikasan, okay, demokrasya, haring bayan, etc. Okay. Kalayaan. Okay. So, hindi daw natin kailangan ng kalayaan. Ang kailangan natin ay disiplina. Pero, yun nga eh. Tulad ng picture ni Joel Abong na nasa likod ng text na ito or nasa slide na ito. Okay. Revisionism or denialism basically dehumanizes us. So, it's basically, sa prosesong ito, hindi lamang yung mga biktima yung nade-dehumanize. Tayo din. Okay. Sapagkat, yun nga, sinusubukan tayong paniwalain na ang ibang tao ay dapat hindi nating ituring na tao. Diba? That is parallelism sa Holocaust denial. Ayan. So, tandaan natin, yun ang kapangyarihan ng narrative. There is power in the narrative. That's why we should be critical about it. The use of false claims, the propaganda masquerading as history, and of course, weaponized narratives. Okay, the point here is that hindi automatic na huwag natin silang paniwalaan or something. But the point of this lecture really is that history is everywhere. We encounter it every day sa ating mga online, sa ating online lives bilang netizen, sa ating mga napapanood, napapakinggan sa mass media, etc. We encounter it. Okay, hindi ang history ay hindi lamang sa loob ng apat na sulok ng silid-aralan, kundi na-encounter natin yan everywhere. Hindi lamang mga salaysay sa nakaraan, kundi mga salaysay sa ating lipunan. Ayan. So, ang mga naratibo ay nakaka-apekto sa ating mga desisyon, sa ating mga values at maging sa ating mga aksyon. Okay. Kung piniwalaan natin ang mga revisionists, ang mga denialists, yung mga nangyari sa kabataan tulad ni Liliosa Hilaw, Primitivo at Boyet Mijares, Archimedes Trajano, do they deserve what happened to them? Diba? Ito yung moral dimension ng history. Okay? So kaya, in the end, kailangan natin maging critical sa mga salaysay, sa lipunan, at sa kasaysayan. Okay? And perhaps to end, ayan, ang kasaysayan ay hindi nakasaradong libro. Kailangan natin itong i-update at patuloy na ipaglaban o patuloy na i-argue, okay? Sapagkat the past is a living present and the present is an unfinished past. Okay? Ang mga nangyari sa nakaraan ay may epekto pa rin sa atin sa kasalukuyan. So, with that, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir John Ray, para sa mayamang talakayan patungkol sa historical revisionism, sa critical thinking, kung paano natin babatirin ang kasaysayan, lalo ngayon na dalawang araw na lamang ay aalalahanin natin at sasaliwain natin ang isa sa mga tanso ng kasaysayan na totoo, nakaka-stress. Kaya sa totoo lang po, dahil kahit na napakaraming mga babasahin, factual readings tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari noong panahon ng batas militar. Eh, marami pa rin mga mamamayan na pinipilit na nire-revise at tinitwist ito para sa kanilang common good. Hindi naman common dahil hindi ito ikababuti ng lahat. Pero isa no, sa mga gusto ko pong balikan sa talakay natin ngayong hapon ay yung pong sinabi niyo na fostering critical thinking is the point of teaching history. Lagi-lagi hinahasa natin dito yung pagiging yung panunuring critical ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang nakakapagtaka, bakit kaya yung kahalagahan nito ng kasaysayan ay inalis sa high school at iniwan sa elementarya? Okay.
supposedly, no? Sige, sir. Mm-hmm. Okay, actually, ano, kung gusto nyo, actually, hindi lamang ito yung webinar natin tungkol sa revisionism at maging sa martial period. Actually, gusto ko mag-promote ng ilang mga kasabay na mga events. Actually, kung interested kayo after this webinar, okay, pwedeng pakita yung mga slides. Ayan. Na mamaya, actually, imbitahan ko ang lahat na manood doon sa ilang sa mga webinar na papakita ko. So, pakita yung slides na lang. Ayan. Ano, wala. Okay, technicals. Ayan, okay, sir. Ayan. Okay, so, okay, mamaya, actually, after nito, merong, ano, kasama si Xiao Chua. Ayan, so, martial law and historical revisionism. Ayan, baka mas malawak yung talakayan kasi may mga primary sources tayo. Dito, nandiyan si Carol Araujo, at si Sister Manansan. Ako, very important historical figure in our struggle for democracy during this period. Okay, so mamaya yan, alas 6 ng gabi. Okay, also, meron rin sa bukas, ayan. So, para sa mga teachers, especially sa mga teachers, Facebook Live, ayan. Paano ba haharapin ang paksa ng diktadura sa Kasaysayan Kaysaya with Professor Xiao Chua? Ayan, kasama rin namin si Mel Cardenas at si Rafaela David ng Martial Law Chronicles Project ng Center for Youth Advocacy and Networking. And last ay, ilan sa mga webinars. Okay, pwede nyo i-check yung Facebook page ng Bantayag ng Mga Bayani Foundation at ng Martial Law Chronicles Project. Ito ay sa September 18 or kahapon, baka available online, sa September 25 at sa September 29. Ayan. Sige. Tiyak po namin na marami pa kami matututuhan dahil kumbaga pamutat pa lamang ang napag-usapan natin ngayon. Sunod-sunod itong talakayan, inaasahan natin na ihigit pa sa isang linggo ang talakayan natin patungkol sa Batas Militar at Historical Revisionism. Bago po natin basahin yung ilang mga katanungan, gusto ko po munang batiin yung mga kasamahan nating nakikinig ngayong hapon na ito. Si Ma'am Imelda mula sa Lawag, si Ma'am Jessica Aling mula sa Giginto, Bulacan, sa lungsod ng Taguig, nandiyan si Sir Edward at ang St. Matthew College, ang mga estudyante ni Ma'am Danica de la Paz. Magandang hapon sa inyo. Sir Earl Joshua mula sa Tugigaraw, Cagayan. Meron na tayo sa Ilagang Luzon. Hanggang Visayas, kasama natin si Ma'am Teresita ng Iloilo, si Ma'am Analu ng Cebu. Hanggang Mindanao, Sir John Ray, nakarating na tayo. Mula kasama na Carl mula sa University of Mindanao, Davao City. Magandang hapon sa inyo. Sa isa rin sa mga profesor ng New Era, si Prof. Jerry Mark Rodriguez ay nakikinig din po sa atin at nanonood. Sa SDO Bulacan, mga kasamahan nating guro, sila Ma'am Irene. Sa Benguet, ako, namimiss ko na ang Baguio. Sana po matapos na ang pandemya. Sa Letrinidad Benguet, nariyan din po si Ma'am Maricar. At ang mga mag-aaral ng Community of Learners sa Quezon City at maraming pang iba. Talaga namang hindi ito pang Maynila lamang, hindi ito pang pamahalaan lamang. Ang usapin ng historical revisionism ay concern ng mga mamamayan ng mga Filipino sa loob at labas ng bansa. Ngayon po, inaanayahan namin kayo na gamitin natin ang hashtag kulturaserye para sa pagbabahagi ng webinar na ito. At babasahin po natin, Sir John Ray, ang ilang mga katanungan na may kinalaman sa paksa. Una po nating tanong mula kay Sir Voltaire, si Zek. Paano mailalapat sa mga kabataan ang tungkol sa martial law na hindi naman nila naranasan noong panahon na yun? At yun di ba ang dahilan kung bakit maraming nahihikayat o naniniwala na magaling si Marcos sa panahon na yun? Dagdagan ko, sir, dapat ba nandoon tayo sa kasaysa ng nangyari na yun para hindi natin kung tama o mali, halimbawa, tulad ng actually, nakakainis yung mga pamimiloso po minsan na ano eh. Bakit mga magsasalita about martial law? Eh, wala ka naman dun. Same as, okay, kung parang equivalent yan sa ano, bakit tayo naniniwala kay Kristo? Nandun ba tayo nung buhay si Kristo? O kaya, bakit natin pinag-aaralan si Rizal kung hindi naman tayo buhay kay nung panahon ni Rizal? Di ba, palacios to. Okay, so isang exercise minsan dito ay yung kumbaga i-apply mo yung same logic sa
sa ibang mga sa ibang mga sitwasyon. Right? Minsan pag ang nangyari ay medyo kakatuwa ay ano, pag medyo kakatuwa baka medyo fallacious ito. So to answer the question ay ano, syempre, yun yung value talaga ng history, na ang history ay pinag-aaralan natin ang nakaraan. Ibig sabihin, humuhugot tayo ng saysay or ng lessons mula sa nakaraan na magagamit natin to improve our decisions or lives in the present day, kumbaga. At yun ba ang dahilan kung bakit yung naninikayat na naniniwala si Marcos sa panahon ngayon? Kasi hindi sa aspeto ng komunikasyon, isang malaking factor rin kasi yung medium ng yung medium kung paano i-present. Ayan. Minsan, pag gumamit ka ng retorika, ayan, retorika, multimedia or mga videos, mga effective na song, minsan mas nakakahikayat yan. Especially for those na medyo developing pa yung critical thinking. Yung mga bata, kumbaga hindi pa hasa or maging, unfortunately, sa ating mga nakatatanda, marami ring mga medyo kulang sa either common sense or sa critical thinking. So, yung punto dito is, ang punto sa pagtuturo talaga ng history, hindi yung facts lang, but you train the students in thinking critically for themselves. Ayan. So, maraming nahihikayat because it's a manner of presentation. It's very inviting. Kumbaga, it's very, kumbaga, pleasant sa paningin. Mukhang totoo. Feels totoo. Ayan. So, may malaking factor yan. Especially for people na hindi accessible yung facts. But actually, we are pushing now. And yung mga historians, dahil nga hindi ganun ka-develop yung self-production or yung public history materials ngayon, hopefully, this is one of the avenues para sa mga historians and other historical professionals na i-explore yung funding for these multimedia products to really inform yung na informative yung mga kabataan. Also, primary sources should be made accessible. So may mga institutions tayo na ginagawang available yung mga primary and secondary sources. Ayan. So may mga, and minsan kasi bakit hindi naniniwala yung mga tao? Kasi minsan naniniwala sila doon sa discrediting at doon sa invalidation ng mga talagang trusted na sources. So, ayun, ang first line of defense talaga natin is critical thinking. Ayan, and that is the key against revisionism. Okay, and also, if the truth is under attack, ayun, syempre, those who know the truth, those who know better, those who are humane and talagang meron pang sympathy sa or yung pagkatao, may decency bilang tao, okay, should be speaking out against tolerating injustice, against allowing dehumanizing narratives na ma-encounter tayo. Di ba, sir, kasi naisip ko bigla na talagang saliwaan ang pagbasa pagdating sa kasaysayan. Okay. Pero hindi natin iiwasan na basahin ang kahit na anong ebidensya na iba't ibang paraan. Pero yun nga, parang nasa sining siya ng pagpapahayag din at pagkikwento. Dahil kapag tila epektibo, mag-ingat tayo. Kung masyadong maganda ang pagpapaliwanag o ang kwento sa YouTube tungkol sa bagong lipunan, eh salain natin sa pamamagitan ng critical thinking. Actually, gusto ko rin i-challenge yung mga nanonood sa atin. Maging yung mga sinabi ko kanina, maging critical kayo sa pinagsasabi ko eh. Salain kasi, natin, no? O salain nyo pa rin. Ayan. So, even yung mga lectures ng kultura serye, ayan, should be scrutinized. Okay, lahat actually dapat. So, first sign of defense talaga natin yung pag-iisip natin. At parang maganda itong tanong ni Jesse. Ito, sir. Hello, po, Jesse. Ito sa mga practice natin ng critical thinking. May nagsasabi po na mayaman daw ang Pilipinas noong panahon ng martial law at disiplinado daw ang mga tao noong panahon ng martial law. Ano po, Sir John Ray, ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Okay, yung golden age myths, marami nang nagdi-disprove dyan. Kasi syempre, kasabay ng... Okay, though, syempre, we consider yung mga facts and
trivia nito, in the first 3 years ng batas militar, may pagtaas ng GDP. Whoa! So, ibig sabihin, golden age na ba ito agad? Ayan. Pero ang daan rin natin, yung 3 years of growth na yan will be replaced by stagnation and eventually major economic decline noong 1980s. Yung mga economic policies, yung cronyism noong established noong 1970s, yung epekto niya in the long run ay mawiwikan yung economy natin. Kaya kaya magko-collapse noong 1982-1983. Ayan. So, yung foundations of the economic foundations of the Bagong Lipunan because of corruption, because of cronyism, favoritism sa okay, and even yung tahasan na ayun, yung pagmanipulate sa mga sugar prices, etc. ng mga cronies, it added up to the weakening of our economy. So, kung dahil tanggapin natin kapitalista ang yung economic system natin, a healthy capitalist system needs kumbaga it needs competition. Eh paano kung at the stroke of a pen ni President Marcos, sarado ang isang kumpanya. Ayan. Tinanggal mo yung competition, ABS-CBN. So tapos ibibigay mo sa cronies yung certain na kumpanya. So may mga incidences ka na ganyan. So competition was basically weakened, a very important foundation of a capitalist economy. So kung crony ka, ikaw sa'yo lang yung mga malalaking businesses. But of course, hindi mo lang ito pwedeng i-attribute sa mga cronies. Kasi even all the way back nung panahon ng mga Amerikano, because our economy was a colonial design, was colonial in design. So wala tayong heavy industries talaga because yung economy natin from the start of the 20th century ay colonial in design. Kaya bawal, hindi naglagay ng mga pabrika ng sasakyan dito, ng mga paggawaan ng steel, etc. So, ayun, dito rin papasok yung multiple causes. So, the decline of our economy noong 1980s is because of cronyism noong 70s, because of world troubles rin noong 70s, and of course, yung very design of our economy, which is, yun, heavy on the oligarchy. Ayan. Hindi naman talaga tinanggal ni Marcos yung oligarchy, naglagay lang siya ng bago kanila. Okay, so, ayun, that's on the myth of the golden age. Pero going back doon sa disiplina, this is one of the very, very interesting yung disiplina. Isa siya sa favorite kong i-discuss. Okay, ang question, saan mo hinuhugot yung disiplina mo? Okay. Kalayaan o takot? Iba yan. Magkaiba yan. So, takot motivates you because you fear punishment. Pero iba ito doon sa mga values natin na makukuha natin from our revolution, from our heroes, na ang kalaya, ang ugat ng disiplina ay pag-ibig sa bayan, yung talagang pag-ibig sa bayan. Pag pinili mo yung bayan, pag pinili mo ang bayan, pinili mo rin yung sarili mo. Okay, and that is one of the very important tenets of discipline. You do it for yourself, you do it for others because you think that it is beneficial and it is good. Not because you fear the repercussion or you fear the punishment na pwedeng ibigay sa'yo. Magkaiba yun. So, yes, when disiplinado kasi takot sa parusa. But also, ang by design, nakalimutan ko yung important point. The design here is that there is a false dichotomy. Okay, so may mga vloggers tayo na revisionist na nagsasabi na ang disiplina is pinipit versus kalayaan. Kalayaan versus disiplina. This is a dichotomy. Ayan, na hindi dapat natin pinagsasabong. Because kung ang tao ay malaya na gawin ang isang bagay at ginawa niya ito out of love, it can also be considered as discipline. Yan, kasi ginawa mo dahil sa paniniwala mo na ang bagay na ito ay tama at makakabuti sa nakararami. Pero ang nangyayari is that
ini-equate natin yung konsepto ng kalayaan to gawin mo ang lahat ng gusto mo kahit na ito ay masama. Hindi yun kalayaan. Okay? Based sa mga old lectures natin, especially, balikan nyo yung lecture natin on Mabini. Yan. In-explain natin yung kalayaan in layaw. Kasi, ang gawin mo ang anumang gusto mo, kahit na masama ito, layaw ito. Hindi ito kalayaan. Kasi ang kalayaan ay merong pananagutan, meron itong pagpapakatao at katwiran. Maraming salamat po, sir. Ito, napakaganda po, no, naka-flash screen natin ngayon para sa mga mag-aaral na kasama natin ngayon at sa mga kapwari natin, guro. Meron daw po ba kayong mga marerekomenda mula kay Sir David Sibayan ng mga 3 to 5 ng mga Philippine mystery books na pwede natin gawing batayan, isang solid na foundation para sa kasaysayan ng Pilipinas? Palagay niyo po, sir, ano pong marerekomenda? Actually, sa textbooks, wala akong masyadong maire-recommend kasi localized yan. Localized, and of course, depende yan sa choice ng school nyo. So, of course, hindi rin lahat ng textbook ay kompleto. Lahat ng textbook will touch on martial law. So, ang kaming mga historians at yung mga nagtuturo ng history sa college, we don't rely on one textbook or one book, but actually we rely on a collection of books na nasa library. But if you want, if you are interested in looking in a wide topic tungkol sa martial law, ang pwede nyo tignan ay yung Never Again ni martial law ni Raisa Robles. Ni Raisa Robles, that's one. Yung sa hindi textbook ito, yung Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mijares, which could be considered as primary source, ha? Is available online. May free version na available online yung Conjugal Dictatorship. And also, you might be interested, though medyo, ayan, big brains pag binasa mo. Yung Some Are Smarter Than Others Then also, you can also check yung the book of the late Susan Kimpo, Subversive Lives. Perspective naman ito ng isang family. So, as much as possible, we get different perspectives and different dimensions if we are going to teach martial law. But I would recommend for starters and for na in-depth talaga, okay, you might want to check those books na nabanggit ko. Salamat po. Yung isa yata, yung Smarter Than Others kay Manabat. Tama ba? Yes. Manabat, author, no? Ito po, kadugtong na tanong mula kay Janil Migraso. Paano naman po yung mga instances na kami mga kabataan nag-research ng maayos? Tapos, isa na shutdown kami ng matatandang revisionist na sila daw ang nakaranas ng matasimil. Ay, na-experience ko rin ito. Huwag ka mag-alala, di ka nag-iisa. Kaya dapat daw sila ang tama. Ano pang maaari nating sabihin sa kanila? Natural, hindi tayo mananahimik, pero ano po ang dapat natin? Sorry, medyo ako dyan sa good question, Janil. Truth knows no age. Truth should know no age. Ayan. Na hindi porket mas nakatatanda ka ay ikaw lagi ang tama. You might have the weight of experience, but it doesn't automatically bring that you are wise. Pero to answer this question na sina-shutdown tayo ng mga nakatatanda, even yung mga nakaranas na, kasi tanda, we have to understand that they are coming from a particular perspective. At ano yung perspective na ito? Yung kanilang personal experience. Ayan, nakakahon sila sa personal experience. So actually, in one point of view, you have the more advantage of this kasi you are exploring, nasa labas ka ng kahon, basically. Okay? Nasa labas ka ng kahon, hindi mo na direktang naapektuhan yung effect. So actually, your tendency of bias is actually lower kung ikaw ay younger compared. Ayan. So yung mga instances na sina-shutdown kayo ng mga matatandang revisionists, okay, huwag kayong papadala sa dahil mas matanda sila. Ayan. Ano pong maaaring sabihin sa kanila? Kasi, yun nga, nakakahon sila sa nakakahon sila sa kanilang konteksto. At in studying history talaga, kailangan ay nandoon tayo sa
sa pag-intindi na tulad nung nasusunog na bahay analogy kanina, iba yung kwento ng nasa loob ng bahay compared sa nasa labas ng bahay at yung bagong nakatira. Ayan, kumbaga bagong dating pero 10 weeks ago na nangyari yung sunog, iba rin yung pananaw doon. Okay, so yun yung relativism ng history. Ayan, so hindi porket mas matanda sila ay automatic na tama. Sila, kumbaga kanilang pananaw lang yung tama. Okay. Tama naman yung pananaw nila kasi swerte sila na hindi nila naranasan yung masamang epekto. But it doesn't say na hindi nangyari yung masamang nangyari. Diba? It just so happened, hindi nangyari sa kanya. Yeah, magkakaiba tayo ng karanasan. Mabuti at hindi natin naranasan yung torture. Naranasan ng mga prof ko sa UP, kinikwento nila ito sa amin palagi, kahit panitikan o kasaysayan. Pero hindi ibig sabihin na hindi naranasan ng isang tao ay mali na ito o hindi na ito nangyari. Sir, isa pa po tanong, kaya pa? Medyo mahaba lang isang... Kung nadala ang Pinoy sa martial law ni Marcos, bakit nakalagay pa rin ng martial law sa Constitution ngayon at ginagamit ito Duterte sa kasalukuyan? Good question. Kasi, iba ang martial law na may small letters sa martial law na capital M and L. Okay. Kasi pag M, L na capital, we are referring to the to the martial law period of Marcos. Okay. Ang martial law na small letters is actually a legal tool. So, hindi lamang Pilipinas ang merong nasa constitution niyan. Almost lahat ng constitution sa Pilipinas or lahat ng constitution sa bansa ay merong tenets for martial law. Why? Martial law is a political tool na, kumbaga, this is only to be used in national emergencies. So in times of invasions, in times of widespread rebellion, in times even zombie apocalypse or kumbaga invasion ng mga alien, the government can use this emergency martial law powers so that they can, he or she can basically save yung structure ng government at yung bansa itself. So pag halimbawa in-invade tayo ng ibang bansa to expedite yung process ng pakikipaglaban sa at mahuli agad yung mga espiya, the government can declare martial law. But martial law in the constitution has what you call safeguards. Yan, lahat ng constitution, lahat ng martial law declarations ay may safeguards. Ano yung mga safeguards? Kailangan ay legal siya, kailangan mag-report ng presidente sa Congress at sabihin na ito ay kailangan i-extend or pwedeng sabihin ng Congress na hindi na ito kailangan, so pwede mo nang i-lift ito. Ayan, so meron kang mga constitutional safeguards. So ang martial law na in-implement ni Marcos noon ay iba sa in-implement ni Duterte very recently. Though both are problematic in their own way. Ang magkaiba dito, nung martial law ni Marcos, there was no accountability mechanism na nilagay. So yung Congress na dapat ay mag-check sa power ni Marcos on declaration of martial law, anong ginawa niya? Pinasara niya, pinadlock niya. Mm-hmm. Oh. Edi, okay. And it's basically one way of interpreting the martial law ni Marcos is a subversion, it's a coup against the regime of the 1935 constitution. Okay, so kumbaga the implementation of martial law in one legal interpretation ay sabihin natin ay technically doon nagsimula yung diktadura ni Marcos. So, I always make a distinction between the Marcos presidency and the Marcos dictatorship. Kasi, Marcos presidency, he was elected to become president for 4 years. Okay? Nanalo siya nung kanyang second term. So, dapat ay presidente siya hanggang 1973. Okay, pero nung nilagay niya ang martial law nung in-implement niya yung martial law nung 1972, tinanggal niya yung election and he basically consolidated all powers of government to him and yun, perpetuated his term. So, hindi na kailangan ng election ng 1973. Ayan. So, it's a subversion of the 1935 constitution na dapat ay unang-una niyang pinoprotekta. So, para siyang rebgob, para siyang kudeta na kinudeta niya yung sarili niya at yung constitution. And he instills himself in power.
Ayan. At yung bagong konstitusyon na ginawa, yung 1973 Freedom or 1973 Bagong Lipunan Constitution, di Freedom. Bagong Lipunan Constitution is a was heavily influenced and allowed him to retain all powers of the executive and legislative. Ayan. So napapalitan agad nung 1987. Yeah, napapalitan nung 1987. Ayan. So magkaiba ang martial law na ano, because the martial law that happened, do marami pag-aaral dyan on constitution, hindi, ano yan, legal siya eh, basically. So, hindi porket legal ay automatic tama. That's isang hugot sa mga, sa ganyan. Na, kasi martial law was legal, the Holocaust was legal, the racism was legal, slavery was legal maxim. Kasi, ayan, constitutional authoritarianism. Yun yung term ni Marcos for it. And he claimed that he was doing it to save the Republic, but of course it's open to debate. But in the process is that he perpetuated himself into power. Ayan. Maraming salamat po, sir. Subukan natin bigyan ng synthesis itong mga bagay na ito. Napakalaking bagay ko na lang siya tuturing, sir. Napakabigat ng hapon na ito. Pero gusto ko po, sir, hopefully, sana makapagtapos tayo sa ganitong note na ang hirap, no? Ang hirap talakayin at ang hirap labanan ng historical revisionism. Lalo na kung salisaliwa talaga ang pananaw ng mga mamamayan sa Pilipinas. At gaano po kalaki ang papel ng pamahalaan ng gobyerno sa mga ganitong usapin. May particularidad po ako sa DepEd at CHED dahil nasa kanila ang produksyon ng mga aralin na ibinibigay natin sa mga pamantasan na ngayon ay nasa 28 million na ang enrollees kahit online class. Gaano po kalaki ang papel ng pamahalaan sa pagsasaayos, quote-unquote, ng historical revisionism? At paano kung ang pamahalaan natin mismo ang gumagawa ng revisionism sa kasaysayan? Yung una, hindi siyempre i-resist natin yan. Hindi porket i-resist natin ang isang policy ay ano na tayo, rebelde na tayo, di ba? So, dahil na in theory nasa isang demokratikong bansa tayo, so talagang it's right to call out kung merong maling ginagawa ang gobyerno. So, this is another application ng narrative na sinabi ko kanina na how do we treat government? Isa ba itong magulang or isa itong sistema na dapat sila ang accountable sa atin, di ba? So, anong gagawin natin if the government itself ang nagpa-perpetuate ng, or nagle-legitimize ng mga historical narratives nito? Edi, syempre, labanan natin. Okay. At hindi ibig sabihin na magpaka-rebelde, but rather to legal means, daanin sa proseso at daanin sa advocacy, daanin sa public discourse at public education tulad ng ginagawa sa kasalukuyan ng maraming mga historians. Also, kaya mahalaga yung role ng government sa pag-legitimize ng any historical narrative. Yung pagpili, pag-celebrate ng mga holidays, yung pagtakda ng lessons on this matter, okay, it's really a large portion their responsibility, but it doesn't mean na nawala tayong responsibility for it. Kasi yung current framework natin sa lipunan natin, because democratic tayo, nasa governance framework tayo, we can actually lobby for, kumbaga, idaan sa proseso yung mga pagbabago. We can work talaga with government. Hindi porket ayaw natin sa isang panukala ng gobyerno, ay hindi na natin sila kakausapin. But rather, yung pagiging mamamayan talaga, it really involves yung pakikipagtulungan sa gobyerno. Hindi naman natin sinasabi na porket kinokontra mo yung isang panukala, hindi ka na makikipagtulungan. Okay. Ibig sabihin ng pakikipagtulungan, magmumungkahi ka, magsasuggest ka ng reforms. Ayan. Yung mga grupo magsasuggest ng reform na baguhin natin ito. Ayan. May proseso yan. Mabagal lang, pero nangyayari yan. Ayan. Sige, maging po. Active tayo na citizens, basically. At hindi natin iaasa talaga lahat sa gobyerno. At hindi lahat ng ginagawa nila ay tama. At hindi po kontra tayo sa isa ay EFO na natin yung ano, friendship over natin yung gobyerno, di ba? Ayan. Ganun pa rin. Okay, meron tayong tungkulin na makipagtulungan at pulisin natin ang lahat na iniluluwal ng pamahalaan sa atin. Maraming salamat po sa
makasaysayang hapon na ito. Muli, ang hashtag kulturaserye hatid sa atin ng Gateway Gallery at ng J. Amado Araneta Foundation. Sa mga nagtatanong po kung paano makatanggap ng sertipiko, ilang minuto pagtapos ng live na webinar na ito ay mapopost na po sa Gateway Gallery Facebook page ang link kung saan tayo sasagot ng post-webinar questions natin tungkol sa webinar series na ito na hatid sa atin ni Sir John Ray Ramos. At abangan natin ang mga susunod pang episodes ng hashtag kulturaserye. Subukan po natin i-comment sa ilalim kung ano yung mga paksa na gusto ninyong talakayin na may kinalaman sa kasaysayan, panitikan, kultura, pagiging magkabansa, nasyonalismo, Pilipino, maging sining at kultura. Lahat pong yan ay susubukan natin tatalakayin sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan. Muli, Sir John Ray, maraming salamat po sa hapon na ito. Tunay nga na fostering critical thinking is the point of teaching history. Ito-tweet ko na ito mamaya, Sir John Ray. Maraming salamat. Maligaya at makasaysayang hapon, maulan na hapon sa ating lahat. Muli, ako po si JC Santos. At ito ang hashtag kulturaserye ng Gateway Gallery at ng J. Amado Araneta Foundation. Maraming salamat po sa ating lahat.